Hello, kamusta? Good morning po sa inyo mga ka-vlogger, sa inyo mga kaibigan, Mamshi. Dito ako ngayon sa Olivares. SSS, June 30, magbabayad na. Kailangan ko ng PRN. Nag-message na ako sa SSS ng 2600. Hindi nagre-reply. Sorry, unavailable. Ngayon, ang dami oh. Hirap na hirap ang tao para lang makakuha ng PRN. Tapos sasabihin sa akin, offline. Tingnan nyo, gumawa na ako ng ano, para request para sa PRN. Buti may nagmalas sa akin na isang kapatid. Binigyan ako ng form. Matapos kong isulat, offline daw naman. Paano mawawala ng virus dito sa Pilipinas? Ayan, nagkakagulo ng bayaran ng SSS contribution. Tapos, may penalty. Ang laki-laki ng penalty. Oh, lahat naman ng tao hindi nagkukulang para hindi magbayad ng mga contribution nila sa SSS, di ba? Dapat, ipapriority nila na yung mga gusto magbayad. Bigyan man lang kahit PRN. Nag-message na ako sa 2600. Tumatawag ako sa contact number na binigay nila dito. Hindi ma-contact. Gusto niya po ba ng contribution ng mamamayang Pilipino? At bakit hindi niyo po siya kami iniintindi? Nakakapagod. Nung nakaraang linggo, napunta ako dito sarado. Tapos ngayon, ang hirap. PRN lang kailangan natin para makapagbayad ngayon. Sana wag naman magpe-penalty sila kapag hindi nakapagbayad o hindi tatanggapin ng payment ng contribution. Ayan o. Nakaka-high blood. Maraming makaka-COVID dito dahil sa hypertension. Vlog tayo ngayon para naman marinig ng ating ano, gobyerno na yung nangyayari sa SSS. Ang dami pang nakapila sa labas eh. 150 lang numbers ang kinukuha nila. Tapos ako hindi na nakaabot. Ito kaya, makakakuha kaya to, kuya? Ay, sana naman. Pila daw kami. Yan. Marami ang nakaupo. 150 kami, standing position. Yan. Ay, nako. Oh. Wala kaming number po. Dahil ubos na kanina pang alas 4. Wala pang mga number. Mag-aantay pa na matapos si 150. Tatayo muna kami. At mag-aantay hanggang mamayang alas 12. Ang hirap, magbabayad ka na lang. Kailangan may mga number ang nakaupo. Nagbabaka sakali, kailangan magbayad. Pag di nakabayad, paano? May penalty o maa-atras yung aming pagbabayad kasi magagamit sa mga kailangan sa bahay. Kawawa naman tayong Pilipino. Parang pahirap ng pahirap ang buhay ngayon. Hindi madaling kumilos. Hanap buhay, wala. Ako ngayon lang ako paano rito dahil babaka sakali eh. Para yung obligasyon kong makabayad sa SSS sa pag-ibig, eh, magawa ko po. Pero yung ganitong kalagayan,
pahirapan pa. Useless din yung binibigyan nila na SSS registration PRS sa 2600. Tapos tumawag pa ako doon sa contact number na binigay din nila. Hindi naman na-contact. Pati may total free, local. Hindi rin po ma-contact. Ngayon, kailangan namin mag-antay matapos yung mga 150 na nakapila. Nag-start ng opening dito sa Mall ng Olivares. Sa Save More. Alas 10 na. Galing ako na San Pedro. Meron ako emergency therapy. Tapos, hindi nga ako lumalabas ng bahay. Ngayon lang pauwi na na Santa Rosa. Hindi ba kasakaling makapagbayad ng SSS dahil obligado tayo ng ganung contribution natin. Dahil ayaw naman natin pagtanda, magmukha tayong kawawa. Nagbabaka sakali lang pala kami mabigyan ng PRN number. Sa panahon ngayon, marami magkaka-COVID kasi yung high blood pressure, hypertension, yung mga sakit pa sa organs, yung mga marami-rami pang mga nararamdaman na tao, madadagdagan, lalo ng stress. Hi Lord! Sana matapos na to. Hindi mo rin masisi ang tao kasi hindi nag-iingat sa katawan, kaya ngayong may mga pandemic na ganito, mabilis hawaan ang sakit, mabilis magkasakit. Yun, palubong ng palubong ngayon ang mga may COVID positive. Dapat may maganda kasing organize yung ating mga government alam nila magbabayad ang tao, dapat pinapadalhanan nila ng PRN, may contact number naman kami, may email address naman kami. Tapos, hindi kami nakaka-receive ng PRN para makapagbayad kami. Tapos, ang dami pang siyeche-boreche, ang dami pang mga kailangan ibigay. Ang tao naman sa Pilipinas, hindi lang 100, kundi bilyon. Pahirap pa magbayad. Nagre-request ka sa website, hindi naman nagre-reply. Nagtatry ako tumawag dito sa nilagay nilang contact us. Hindi naman makontak. Ano ba yan? Useless. Tapos, pag di ka makabayad, may penalty ka. Kami, magbabayad na kami sa bangko o sa bayad center. Busy-busy si kuya. Ay, Lord. Oh, sino yung high blood? Mag-BP na lang ako. Naantay pa yung pang 150. May bakanting upuan doon. Bakit hindi naman nila ipaupo sa mga senior kawawa naman? Mag-aantay pa daw ng merong number. Huwag niyo po akong ipalimutan i-subscribe sa YouTube channel ko. Makikita niyo rin po yung mga pangyayari sa mga bawat pupuntahan kong lugar. Sana makakuha ako ng PRN. Nag-aasikaso sila. Medyo mahaba ng tao.
dami ng tao. Proud. Yun 30. Last week nandito ako, sarado naman yung SSS branch nila dito sa Olivares sa Save More. Tapos ngayon, pagbukas ng Save More, puno na yung 150 numbers nila. Hindi na ako nakakuha ng numbers. Ah, ako pala yung naka-green. Natawa si ate. Magbabayad din kayo, te? O, kaway muna kayo sa YouTube, te. Para kilala ko kung sino yung nasa unahan ko. Ayun, nakaupo rin. Buti naman. Pauwi na sana ako. Nawawala ng pag-asa. Pero may anghel na nagbigay sa akin ng papel. Kung sino man siya, maraming salamat po. Ayun. Nakapasok na yung iba. Ah, itong line na to, humihingi ng PRN. Yung kabila, magbabayad na meron ng pera. 150. Tapos kami dito, yung walang number. Ha? Oh, payment eh. Pag hindi pa nila yan tinanggap, ewan ko na lang. Ayan, nakaano na. Nakalipat na rin. Thank you, Lord. Ay, naku, Lord. Dati kasi maluwag yung pagbabayad. Kahit walang PRN at saan ka gusto magbayad, walang problema. Ngayon, kailangan mo pang ano, kumuha ng PRN sa SSS, sa online. Ay, Lord. Ang hirap ng ganito. Dapat ano eh, ibalik na nila yung wala ng PRN eh. Yung tama na lang yung SSS ID para makapagbayad kahit saan. Hindi yung ganito, pahirapan. Kaya hindi nakakabayad ang iba eh, natatamad na. Kasi maraming pang kailangan. Kailangan ba dalawang copy? Ay, kulang ako ng isa. Isang copy lang ako. Nagbibigay ng copy si Kuya. Antayin natin. Dalawa? Dalawang copy. Sana mabigyan ng isa pang copy. Ayan si Kuya, magbibigay ng copy. Ha? Grabe naman. Tapos ang bukas, alas 10. Ay? Oh. Biruin nyo, aga-aga. Dumating ako, wala na po nun. Wala nang number. Oh. Eh, nung nakaraan linggo pa ako nandito, sarado. Anong nangyari? Ah, ganun. Pinasara ni Mayor. Kaya pala 3 days. Pinasara ni Mayor, 3 days. Oh. Grabe. Hihingi ng isa pang apel. Aantay tayo magbigay si Kuya ng isa pang papel. Ang hirap ng ganito. Ang hirap. Nak
nakaka-stress. Ay, Lord. Magbabayad ka na lang, pahirapan pa. Magbabayad ka na lang ngayon, pahirapan pa eh, no? Dapat ang ginagawa na lang nila, yung katulad dati. Ginagawa na nila yung sistema nila, yung online na mo. Lahat online. Eh, kaya lang, may mga contact number sila sa mga PRN, hindi naman makontakt. Katulad, nag-message ako sa 2600, unavailable. Tumawag ako doon sa contact line, di makontakt. Computer lang sa dapat ano eh. Alam nilang milyon-milyon ng tao sa Pilipinas. Kaya dapat hindi na pumipila tayo eh. Yung mga ano lang ang pumipila. Yung mga may mabibigat at transaksyon at kaperahan lang ang pumila. Yung mga katulad namin contribution 3 months, 1 month, 6 months, 1 year. Sana wala nang pila. Para hindi laging madaming tao sa mga departamento. Hindi na nakaabot si Kuya sa akin. Bigyan ako ng isa pang papel. Isa lang yung papel ko. Nakausad na rin sila. Medyo mahaba-haba pa pong pag-aantay to. Abangan nyo na lang po kung nakakuha ko ng PRN. Sige, subscribe me sa YouTube channel ko po. Like, ring the bell po para lagi tayo may update. Saan-saan po akong makarating. In God's will, palakasin ni Papa God ang ating katawan. Bigyan pa po ako ng maraming mission sa buhay, matulong ang tao. Pray ko po lahat po ng tao na gumaling na po at mawala na ang virus na to sa ating bansa. Mag-inom po kayo ng mga herbal leaves, mga natural ways na makakatulong para tayong yung mga katawan natin ay lumakas. Pray po kayo, Papa God. At huwag po kayo mawala ng pag-asa. Magiging maganda pa rin po ang takbo ng ating bansa. Pray po sana eh umayos na itong mga problema natin lahat. Sige po. Maraming salamat. Enjoy watching. Abangan nyo po yung pagkuha ko po ng PRN. Bye-bye.